That boy is Benihana. So hi guys, happy Valentine sa lahat. February 14 na guys, pero ngayon pa lang lumabas yung puppies ni Changs. So di ko na na-videohan yung paglabas ng mga puppies guys, dahil may pinuntahan kami kanina. And si daddy at saka si mami na lang ang ano, ang nagpaanak kay Changs. So 72 days guys, bago lumabas yung mga puppies ni Changs. And okay naman. Idadala namin sana siya sa ano, sa vet kanina. Kaso, napansin namin na nasa stage 2 labor na siya. And nagdalawang isip din kami guys, kasi baka ano, baka may stress na siya sa biyahe. Tsaka nag-research na din naman ako na umabot talaga ng 72 days ang gestation ng aso. So papakita ko sa inyo yung mga puppies, and sobrang healthy naman. So ayan si Changs guys, medyo nanghihina pa siya dahil katapos niya lang mga anak. Binigyan ko lang siya ng mga damit dyan para sa nesting niya may parang mahukay ba. Ayan. Nanghihina pa si Changs guys, no, pero okay lang, makaka-recover din mamaya yan. And may gatas na siya din, oh. May gatas na din siya, kaya okay na. And ito naman yung ano, yung mga puppies. Sobrang healthy nila guys. And tatlong puppies na yung nailabas niya. Di ko alam kung may mailalabas pa siya mamaya. Pero at least, safe yung mga puppies. Tsaka sobrang healthy nila. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon guys, bibigyan natin siya ng ano. Bibigyan natin yung mga puppies ng puppy boost. Ayan. So ito guys, bibigyan natin siya. Para ito guys, maganda kasi to. Dahil maraming ano to, nutrients na kailangan ng mga newborn puppies. Subok na namin to guys. And samahan niyo ako at papakita ko sa inyo kung paano magpa-take nito sa mga puppies. So dito na part guys, na naubat yung mic natin at hindi na narinig yung mga sinasabi ko dito. Pero sa paggamit ng puppy boost guys, sa isang puppy, isang click lang siya. Isang click lang sa bunganga. So, sa isang buong puppy boost, 15 ml lang laman yan guys. And maraming nabibili ito sa ano, sa Shopee. May makikita naman kayo dun guys yung maraming ano, maraming bumili doon kayo. Recommended ko dun. Sobrang ganda nito guys, kasi yan, kompleto nga siya. And pinapalakas niya yung mga puppies na mahina talaga. So yan lang guys. And check nyo na lang kung paano namin pinapatake sa mga puppies. Binibigay lang namin to guys sa mga newborn na kakapanganak pa lang kanina, ganun. Basta hanggang 2 days yung guest. So nga pala guys, habang kakatapos ng anak ni Changs, pero di natin alam kung may lalabas pa. May sumunod agad. Papakita ko sa inyo. Ayan. Sumunod agad si Freezy guys, no. Bali nagsabay sila. Yun ang nangyari ngayon. So ito yung incubator ng mga Labrador natin. Ito yung gagamitin natin incubator. So, ayan guys, oh. Hindi umiilaw ngayon yung bulb, kasi nakaset lang sa temperature na 30.8 guys. So, pag, ayan. So, naka 29.3 siya ngayon. Mamaya, ihilaw na din yan. Ayan. Ito guys, yung puppies ni, ano, ay puppy ni Freezy. Pero, inaantay pa natin yung, ano, yung iba pang lalabas. So, kakaanak lang ni Freezy ngayon guys. And kakawil lang din kasi namin. So, ikaklas ko na daw. Ito si Freezy guys. Medyo matagal kasing interval ni Freezy guys, no? Pero okay lang yan. Carry naman yan. Antayin na lang natin. So ito yung ginagamit natin guys. Kung nakikita nyo yung mga
ano, ayan yun, sa ilalim. Ayan. Diyan na yung, diyan mapapunta yung mga dumi ng mga puppies. So, balik tayo dito guys, sa puppy bus. Mare-recommend ko din sa inyo to guys, dahil sobrang, sobrang ganda ng performance nito. At nagbibigay ito ng extra energy sa mga weak puppies, ng mga newborn. So, ginagamit lang tong puppy bus guys sa first 2 days ng mga puppies. And try nyo to guys, sobrang recommended to. Papakita ko sa inyo yung box guys. Baka, ayan. Ito yung ginagamit ko guys. Sa 4 years na pagbibreed namin guys, magpa 5 years na. Since day 1, ito pa lang ano, ito yung ginagamit namin. And masabi ko sobrang ganda ng performance nito. So inaantay ko lang yung ano guys no, kung may lalabas pa kay Chunks. Kasi pwedeng umabot ng isang oras yung interval eh. Pero antayin na lang natin guys and update ko kayo kung sakali na may lumabas pa or wala na. And papakita ko sa inyo guys kung paano namin papadedein mamaya yung mga puppies. And yung sa panganganak naman ni Freezy guys, abangan nyo. I-upload din namin yun. So may ibang video para dun guys na. So dito focus muna tayo kay Chunks. Yan siya guys. So sabi ni Daddy tsaka ni Mami kanina guys ano, nagagalit daw siya pag nilalapitan siya. So siguro pag kami mamaya yung lumapit dito, hindi naman siya magagalit pag binigay namin yung puppy sa kanya para padedein. Nagre-rest pa siya guys para makuha niya yung energy. So yan guys, pinapakilala natin kay Chunks yung, ano, yung mga puppies niya. And sana mabait siya magpadede. Feel ko umihilab po yung chan niya guys eh, pero abangan na lang. Ayun, nanginginig po yung ano niya. Oh, nanginginig oh. Diyo, yung binti niya, nanginginig. Ayan guys, ayan, nagpapadede na si Chunks. First na padede niya sa tatlong Rottweiler natin. Inaalalayan lang ni Frances. Habang nagpapadede din tayo ng Labrador sa kabila. Sasabayin natin dito. So, ang importante dito guys, yung first 16 hours, yung colostrum, yun ang dapat madede ng mga, ano, ng mga puppies sa first 16 hours. And okay naman guys, healthy naman lahat ng mga puppies. And malalakas. Sobrang lalakas sila, no? Busog na daw. So, yun lang. Napakita ko lang sa inyo guys na mabait si Chunks. Hindi siya wild.
kahit nanganak na. Takot lang daw si Francis. Takot si Francis kanina, guys. Mukha. Saan yung susunod ng mga anak? Yung pag tapos si Mukha na. So, ganyan lang. Chill lang siya. Okay lang sa kanya na alalayan namin siya sa pagpapadede sa mga papis niya. And kay Chunks naman, okay lang naman din siya. Kaso kapag gaya nito, guys, na kakapanganak niya, syempre bigyan-bigyan niya ng mga tubig. Tubig lang ng tubig. Yun, kailangan niya yan. Tapos, ang ginagawa namin dito, pag kakatapos manganak ng mga aso, ng mga dam natin, nagpapakulo kami ng ano, ng malunggay, inaalo namin sa tubig. Tapos yun yung binibigay namin sa kanya. Tinitake niya yun, and mas umu-okay yung pagbigay ng mga gatas. So wala naman ako nakitang abnormalities, guys, sa 72 days. Okay naman lahat. Actually, guys, first time namin yun. First time namin maka-experience ng 72 days na panganganak ng dam. Si Chunks pa lang first time. So, papakita ko sa inyo, guys, yung ano, yung ginagawa ng mga Labrador natin. Guys, nagpapadeden din si Freezy, guys. Ayan, dito sobrang bait nito magpadeden. So time check, guys, 10:32 na ng gabi at pangalawang beses tayo magpapadede ng mga puppies. So let's go. Ayan, guys, so bibigyan natin yung mga puppies kay Frances. So bibigyan niya lang yan. Let's go. No. So alayan lang ni Frances yung ano, yung mga puppies para ano, para makadede sila ng maayos. Ganun lang. Pero ganun lang muna sa ngayon, guys, kasi di pa sila masyadong malakas. Wala pa silang tamang lakas para makadede tsaka maibangon yung kanilang mga ulo. So hayaan mo lang muna. Hayaan mo lang muna ta, ano? Lilinisan niya pa yan, eh. So, time check, guys. Alas 12 ng madaling araw. And bago pa dede ulit tayo. Wala nang lumabas na puppies kay Chunks, guys. So, tatlo na lang talaga. And thankful pa rin tayo kasi yun, may lumabas, naging proven siya, tsaka healthy yung mga puppy. At the same time, safe siya, guys. Safe silang lahat. And, wait, di ba? Thankful tayo dun, guys. So, papakita ko sa inyo, guys, yung pagpapadede ni Frances sa mga puppy natin na Rottweiler ngayon. And, mag-arrest din kami mamaya. Ayan. Pumesta na din agad si Chunks, guys, no?
So, bibigay na din natin yung mga puppies kay Francis. Gutom na sila, guys. Ito yata yung kailangan talagang ano. Kailangan na suportahan. Kasi siya yung ano, guys, eh, yung hindi marunong na ano. Hindi naman siya hindi marunong, pero siya yung hindi may bangon na mabuti yung ulo. Ang maganda dyan, guys, na ipakilala natin agad yung mga puppies kay Chunks. Kasi merong incident dito. First time breeder. Ang di ko na sabihin yung ano, yung breed tsaka kung sino, pero ang nangyari din, guys, pagkapanganak, syempre, di ba, ang nanay naman na aso, nililinisan, ganun yung mga puppies. And natural na yun sa kanila kasi matatalino mga aso, guys, eh. Nilinisan nila, minsan pa binubuhat nila yung parang kinakagat nila, pero okay lang yun, guys, binubuhat nila, pinupwesto nila yung mga puppies sa mas komportable para makadede ng maayos. And ang nangyari dun, akala nila sinasaktan yung ano, yung mga puppies. Hiniwalay nila ngayon yung anak, yung mga puppies dun sa dam. So hindi na ipakilala ng mabuti yung mga puppies. And nung one time, binigay na nila yung puppies sa dam, guys, para padidein. Nagwild na yung dam, and may mga kinain yata yun. Kinain yung mga puppies niya. Kasi hindi na ipakilala ng maayos yung inya. Hindi maganda yung pagpapakilala. So, number one, guys, kailangan may ipakilala natin ng mabuti yung mga puppies sa nanay. Yan, may pusa dito, pag-alagaala. Kaya nagwa-wild din yung mga alaga natin. So, yan na, guys, napapadede na ni Frances ngayon. And okay naman si Chunks, guys. Feel ko kanina ano, kaya siya nag-growl pag hinahawakan yung mga puppies niya, dahil hindi pa siya sure kung safe ba yung puppies dun sa hawak. Pero ngayon, guys, dahil nakuha natin yung tiwala ni Chunks, ayan, okay naman na. Hindi na siya nag-wild, and parang satisfied na siya, guys, na naalagaan naman na mabuti yung puppies. Kahit ilalabas namin, ilalagay sa incubator, wala naman siyang angal. So, maraming salamat, guys, sa panonood, at sana makatulong. At itong video na to, guys, hindi ko nilalahat. Hindi ito dire-recommend na gawin nyo din. Mas recommended ko na dalhin nyo na lang sa vet kung sakaling mangyari man na umabot sa ganito patagal yung pag-gestation ng mga aso nyo. So, thank you, guys, and God bless sa inyo at sa mga aso nyo. Peace!